Hi guys, good morning. So itong recording na to, very quick lang to kasi meron akong naisip and then sabi ko pag hindi ko pa to i-record ngayon, sigurado makakalimutan ko na naman eh. So ngayon palabas ako, papunta ako dun sa isang wag squad na merong print shop ng mga shirts kasi nagpa-print ako ng mga wag shirts, no? Maraming mga magagandang bagong designs na ginawa niya. Ang gaganda. Siguro nagpa-print ako ng mga 20 shirts kung naalala ko. Ayan. Anyway, yung video na to, ang gusto kong i-share sana is kaya dyan ko nilagay yung camera kasi para makapag-drive na ako tapos hindi na ako titingin dyan. No? Ayan. So, habang nagda-drive ako, magsasalita na ako. Yung naisip ko kanina habang palabas ako ng bahay, eh lately meron akong shinare sa page na dalawang wag squad. Yung unang wag squad, yung nakapasa ng 30 days challenge within 8 days, tapos yung isang wag squad naman, yung nakapasa ng challenge na matagal after 3 trials, no? So gusto ko lang bigyan kayo ng wider perspective ng dalawang magkaibang performance na yun, no? Para at least maintindihan nyo. Kasi minsan, okay, maganda yung 8 days na nakapasa agad siya. Pero ang ginawa niya, dahil nakapasa siya agad ng 8 days, feeling niya, chamba lang yun. So ginawa niya, umulit-ulit siya. Which is sa pangalawang ulit, nakapasa pa rin siya. No? Which is congrats dun sa wag squad na yun. Tapos yung isa naman, which is yung matagal. Ang minsan kasi, pagka sobrang bilis ng pagkakapasa mo, maganda nga yung ginawa nung isang wag squad na mabilis siya nakapasa. So ginawa niya, inulit pa rin niya para masigurado na kumbaga hindi lang siya tsamba na nakapasa. Alam niyo yun. So minsan may mas advantage pa yung sobrang tagal na nakapasa. Kasi ibig sabihin, lahat ng market scenario, market situation, market structure, lahat ng possible worst case scenario ng market, na-experience niya. Nagets you guys? Unlike doon sa mga mabilis mga pasa, minsan limited lang yung exposure sa market conditions. Kaya maganda yung ginawa ng isang wag squad na although nakapasa siya ng within 8 days, inulit pa rin niya para masigurado niya na talagang hindi tsamba yung pagkakapasa niya doon sa 30% challenge. No? Kaya ang tendency, minsan, pagka mabilis yung pagkakapasa sa 30% challenge, tapos limited yung exposure sa mga market conditions, pagka nag-live na sila, tapos doon pa lang nila first time makakasalubong yung ganung conditions ng market, minsan nagiging puzzle. Unlike doon sa matagal nakapasa, katulad nung si Mr. 3%, yung pinost ko na video na consistently 20 to 25% siya in a month, tapos 3% lang yung drawdown niya. Inaabot siya ng 4 months, if I can remember correctly. Inaabot siya ng 4 months para makapasa sa 30% challenge. Diba? Pero, although inaabot siya ng 4 months, pero after niya naman mag-live, talagang nag-reflect naman talaga yung totoong, kumbaga, yung realistic na performance niya. No? So yun lang, merong pros and cons. Pero again, either way, nakapasa pa rin eh sa 30% challenge. Kumbaga sa ibang grupo or sa ibang mga traders, 5% nga ang hirap ng buhuhin eh, yung 30% pa, di ba? Pero lagi kong sinasabi, pagka nakakapasa yung wag squad, yung 30% is just a number. Kumbaga, ano ba naman yung 50%, ano ba naman yung 100%, di ba? Kumbaga, it's only a matter of time. Kumbaga, time will tell na lang. Kumbaga, itutuloy mo na lang din yung ginagawa mo eh. Kumbaga, consistent. As long as nakuha mo yun ng mababa yung drawdown, consistent, hindi yung drastic ha, na biglang 10%, tapos biglang 15% din yung bagsak ng account. Diba? So, consistent yung performance. So, yun lang. Merong pros and cons. And at the end of the day, mas maganda, kahit na mabilis mo siya nakuha, very logical. Kumbaga, hindi drastic yung performance. Kumbaga, yung gap ng equity tsaka drawdown, nagdidikit pa rin sila. Tapos yung sharp ratio, maganda. Tapos yung hit rate, kahit sa hit rate naman, pagka
lalo na sa protection gain. Sa hit rate, hindi masyado importante sa atin yung hit rate eh, yung taas ng winning rates. Hindi masyado importante yung sa WAG system, especially sa exit games. Kasi pag kahit na 30% or 35% yung hit rate mo sa WAG system, especially sa combination ng G2 tsaka G4, mapapalago mo yung account mo eh. So kaya lagi ko sinasabi na exit matters, kasi hindi talaga natin pinapatronize yung kung gaano ka precise yung entry, gaano ka taas yung winning rate, kasi bumabawi tayo dun sa trading management eh. Kumbaga, pag na nakapasok na, ano yung pinaka succeeding approach natin, kumbaga trading plan natin palabas ng market, no? It's either nasa winning side ka or nasa losing side ka, diba? So minsan yung winning rate din kasi nakaka-blind din ng traders eh. Kumbaga, okay, let's say 90% yung winning rate mo. Kumbaga, in a series of 10 trades, sa first 9 trades mo, panalo. Tapos dun sa pang-sampo, dun ka na ubos, di ba? 90% ka, pero sunog ka naman, di ba? So, lagi nagko-correlate yan sa, ano, sa risk management at money management, no? Pero yun lang, yun lang yung gusto kong i-share, na minsan merong pros and cons yung mabilis at matagal, makapasa, dahil nga sa exposure, sa experience ng mga market conditions. Yun lang guys. Bye. Ayun, ayos, 6 minutes lang. Alright, bye. God bless guys.